welcome the Kabugata herself, Mai Mai Entrata! Mai Mai! Hello! Go ahead. Hello po. Hello po. Madlang online people. Yeah. Onliners. Hello po. Yeah. Puntag Mai Mai. Oy, happy Women's Month. Hey. Ito oy. Sa in ay sa. Oh, kayong dalawa. Happy Women's Month. Kumakapati ka, alam mo hindi ka babae, ha? Kumakapati ka, mas mukha kang babae. Oh, hindi ka naman sa sarili mo. Hindi mo nag-flex kami kanina ng OOT. Oh. Wow. Si Wise ay? Ako ay waiter sa mga resort. Ganun yung ano ko. Ba't ka natawa? Ganun yung peg ng outfit ko ngayon. Si Nikki naman ay? Ano, jowa ng may-ari ng resort. Yes, ako yung ano. Ikaw naman ano yung ano, peg ng OOTD mo today, Mai? Hindi ko nga po naman. Pero, ako po pumili ng gusto ko pong susuotin. Tapos, nag-search lang ako ng mga Pinterest, gano'n. Pegs po ng mga magpo-perform, gano'n po. Tapos parang, sobrang bagay siya for pwede ba po? So, ibig sabihin, ikaw lang nag-style ang sarili mo today? Pwede ba outfit? Oh! Wala nga siyang ano eh, Shakira. Hala? Pwede. Pwede. Pwede ba? Pwede kayo. Sumasayaw. Kumusta? Oo nga, pag-umanon. Ikaw nga, Nikki? Depende. Huwag na wise ko naman. Joke lang. Unsa it feeling ba nga nakapag-perform ka again sa Showtime stage? How was it? Feeling? Sobrang masarap sa pakiramdam at sobrang parang nanonostalgic na nga ako kasi sobrang tagal ko nang hindi po nakapag-perform sa Showtime. At sa mga ito, sabihin ko na, isa talaga yung Showtime na sobrang kinakatakutan kong mag-perform. Siguro kasi dati, di ba po, kapag nagsisimula ka palang nangangapa ka palang, syempre gusto mo ibibigay yung best mo talaga. So, parang ito yung time na, okay, ready na po ako mag-perform sa Showtime talaga. Ooh. Kaya sobrang masaya at sobrang parang fulfilled baga yung feeling ko. Kasi, at least again type po ako sa tamang panahon na kung saan ready na po ako. Kaya don't pressure. No pressure na pressure. No pressure. Pero grabe, lagi namin naririnig yung music mo dito. Kaya grabe, what a fulfilling experience. Thank you po, sir. Pero, no ba? Susukin na to sa ASAP, pero kinakabahan pa din. Oo nga eh, di ba? Nilalamig ka ba? Pwede natin hinahan yung aircon kasi kami din nilalamig kami dito eh. Kung kami pa lang. Pero ito na nga, no? Totorek ko lang po. Hindi pa lahat naman po tayo nape-pressure pag live. Oo. Yes. Live. Yun talaga yun eh. Tapos parang gusto ko lang i-conquer yung fears na yun. At syempre yung Showtime yung isa sa mga pinakamalaking entablado po sa TV. Kaya thank you po talaga, yes. Showtime family po. Pero ito naman, no? Tungkol saan ba ang kanta mong Pwede Ba? Ito ay parang pwede re-imagine, ba? Diba? Ito po ay originally from Miss Victoria. Ito po yung na-record po nung 2000 pa po. Tapos, hindi lang po ako yung nag-reach out sa kanya daw. Na mga label ko po, ibang mga label din na gustong i-revive nga po yung song niya. Kaya sobrang malaking pasasalamat ko po yung tiwala na binigay po ni Miss Victoria sa akin na i-revive ko po yung song niyo. Thank you po. Maraming salamat po. Yan. So, pero si Mamay. Totoo. Ito kasi yung reimagine version na ng Pwede Ba, hindi ba? Oo. Pero ito naman, Maya, kumusta naman ang feeling na yung mga kanta mo ay talagang patok sa ating mga madlang people? Na ginagamit na rin sa tawag ng tanghalan pang contest. Tapos sa mga pageant, swimsuit competition ng Ama Kabugera, anong pakiramdam? Every time po talaga na kinakanta nila yung kanta ko, parang grabe, iba kasi kapag nandun ka kung paano siya nabuo po eh. So parang nung time kasi na pinakinggan ko yung Ama Kabugera, hindi ko in-expect talaga na mas mag-blow up pa po siya. Ang alam ko lang, papatok ito. At dahil papatok ito, gagalingan ko kasi nga hindi nga naman po kumakanta. Kaya yun din yung dahilan kung bakit nag-reach out ako ng vocal coach, Miss Jade Richo from RMA. So siya talaga yung vocal coach ko since hanggang ngayon. Tapos ngayon na kinakanta nila lahat, parang nakakataba sa puso ko. Yes. Sobra hanggang ngayon, lalo na yun kay Miss
Marina. Miss Marina. Oh, grabe talaga. Oh, grabe. Oh, nakakatawa si Maymay. Sobrang galing niya talaga ho. Tapos parang, wow. Tapos yung kanta niya po, kanta ko pa, yung napili niya na na gawin niya maging inspiration po. Kumbaga dun, kantayin niya po sa ibang bansa. Parang, wow. Parang nindo talaga balibo ko. Kaya thank you po, Miss Marina po, sa pag-revive po ng song ng Ama Kabugera. Sobrang bagay na bagay sa'yo. And hopefully, sana makita kita in person na pinoperform mo yung Ama Pilipina. Ako looking forward ako na si Maymay naman yung ano, gawin niya din yung version nung kay Ama Pilipina. Ay, Ama Pilipina. Gusto ko po kasama siya. Ganun actually, showdown kayong dalawa, collab si Maymay, no? Ama Pilipina. Tama, abangan natin yan. Yes, syempre nakaka-proud ka dahil na-recognize din ang talent mo internationally. Ito naman, thank sa pagkanta at pagmamodel, gaano ka ba ka-grateful na you're here right now on this, di ba? Parang ang layo na nalakbay mo. So how does it feel? Hindi, okay lang. Ganun talaga yan. Mag-donate na lang si Maymay ng mic daw. Sobra, sobra po sa grateful eh. Hindi po talaga, hindi ko kayang i-explain yung nararamdaman ko po sa lahat ng mga na-achieve ko po hanggang ngayon. Kasi lahat po ng fields na meron ako at pinag-aralan ko po, bawat field ko dito sa industry, like yung singing, hosting, dancing, kasi wala naman po talaga ako alam. Pero dahil gagawin mo siya, hindi lang para sa'yo, para din sa mga sumusuporta po sa akin talaga. Kasi ayoko lang na magpapakita ako, ito na yon, andyan naman sila eh. Mas okay din po na pareho namin pinaghirapan ng mga taga-suporta ko, tsaka ako po. Kaya sobrang grateful ako. At ngayon nakita ko po sila hanggang ngayon, na naiiyak pa rin ako talaga. Sobrang na-appreciate ko talaga sila. Kasi alam nila kapag hindi ako nag-perform, alam nila na marami akong parang pinaghahandaan. Parang ganun. Tapos ngayon nandito sila. Sobrang understanding nila. Thank you po. Nako, maraming maraming salamat sa iyo, Maymay. And congratulations. Talagang isa kang natural na artist. Pinanganak kang artist talaga. Nako, Maymay, and trato everyone. Thank you so much. Thank you po.